So hello mga kalingap, mapagpala umaga sa inyo lahat. Welcome po sa aking channel. Kumusta rin yung ating mga kasama? Ay, Papa Franz, dito ko pala. Kanina pa tayo nahanap eh. Kanina pa ako dito, ano? Nanganap pa lang. Mga bago mag-7. Ang aga mo naman. Minsan kasi nalilate ako pag ano. Kaya minsan sabi nila kalingap Norman, bakit late ka, ano, Papa Franz, sinahanap ka. Kaya ngayon inagapan ko. Kaya pala eh, nagtanga ko nga sa'yo, ba't maaga ka ngayon? By the way pala, DJ Franz. DJ? Tama? Yan, tawag sa akin sa ano, radio, DJ Franz. Yan ang kasi ginagamit ko sa radio simula 2015. Yan na yung ginagamit ko, hindi ko na binago. Kasi ang tunay kong pangalan, Francis. Yan, tapos yung kakilala ko, tinawag akong Franz. Di yun na lang ginagamit ko dito sa radio. Ngayon DJ dito Franz. Sa YouTube tapos, channel mo, ano yung ngayon, pangalan ano, kilala nila ako sa ano, tawag na Papa Franz. Ah, Papa Franz siya. Kasi anong una kasi nagtawag sa akin na ano yan, si Kuya Bal, na nasa radio pa kami, sa Cool Radio. Yung iba, kasama namin doon, tawag sa akin, DJ Franz. Kasi yung gamit, yung ano ko, tawag dito, earning ba kung tawagin yung tawag sa radio, yun ang ginagamit ko, DJ Franz. Tapos uso din yung ano, pag nasa radio, di ba, tatawagin ko Papa, yung Papa Franz, ganyan. Mga ganun. Nasanay din si Kuya Bal yung tawag sa akin. Eh. Kaya, so ngayon, siguro yung mga nakakapanood dati, yun na rin yung tinatawag nila sa akin kahit ano, nung mga panahon na yun. So ngayon na Papa Franz, ano ang tawag sa'yo? Di ba may YouTube channel ka na? So mas kilala ka ngayon sa anong pangalan? Yun pa rin ang ginagamit ko, yung ano, yung ginawa ko channel, Papa Franz Vlog. Yan, dinagdagan ko lang yung ano ko ngayon, panibagong ano ko ngayon na ginagamit ko ngayon na channel, Papa Franz Vlog Official. Yun okay. Ang ano, mas yung kasi ano sa mga comment section, sa mga ano, yun ang mga kadalasang nakikita kong mga binabanggit nila, okay. Papa Franz ganyan. Papa Franz, matanong ko lang. Kumusta lang buhay mo ngayon? Ngayon ano, ano pa rin, parang nagano ako, nagsisimula ulit ako sa YouTube ngayon. Kasi napansin nyo na wala ako sa YouTube, hindi ako naging active. Kasi may mga personal na reason din ako kung bakit hindi ako naka-focus sa dati kong channel na ano, na ginawa ko nung simula. Yan, nung ano, mga panahon na yon. Kaya ngayon, nakikita nyo ako sa ano, nakasama sa K-Boys on Mission, tapos Kalinga Prab, sa mga K-Boys. Ano yon nang sisimula ulit sa ano natin sa dito sa ano channel yan, sa ano marami thank you sa mga nagsusuport sa mga ano sa bagong channel ko yung Papa Franz Vlog Official. Oh Franz, bakit nga pala nawala sa larangan ng YouTube? Ano yung mga naging struggle mo sa buhay? Ano yung mga naging problema mo? Pwede ko bang malaman o pwede ko bang sabihin sa amin? Para naman ito paano magkaroon ng ideya yung mga kasama natin na sana maging ito ba maging aral or tingnan nila para hindi nila gawin. Ano yung mga naging struggle mo sa buhay? Ba't nawala ka sa YouTube? Ano po kasi ng ano nung mga time po kasi na yun, ano busy din ako sa radio. Kaya dyan ako nakapokus sa radio. Tapos yung channel po kasi ano ko lang yun parang libangan ko lang minsan. Tapos, ano din, nang tinry ko lang din siya nung simula. Kasi ano lang din nun, mga year 2019, yan, simula dyan, yung simula ng kasama namin sila Kuya Bal nasa radio pa. Nagawa na din ako ng channel ko. Yan, simpleng mga upload, tapos mga kung ano. Tapos, yan, nasa radio din po kasi ako, mga kalinga pa. Ngayon ba, Franz, di ba, nakabalik ka ng K-Voice. Bakit ngayon mo lang naisipang bumalik sa K-Voice? Di ba, maraming araw, maraming buwan, almost nagbilang ka pa ng taon bago bumalik. Bakit mo hindi mo inisip na bumalik agad noon? Dati po kasi mga kalingap, matagal nang ano, gusto ko talagang sumama sa kanila. Yan, sa panahon pa yung nandito pa sila 20 Boys, sila Jason. Kasi kasama ko yun dati sa radio, nakasama ko yun sila Jason. Minsan dalawang beses yata ako, naalala ko, in-invite ako ni Kalinga Prab, dalawang beses na nakasama ako. Dito sa may, pinunta nila dito sa may San Felipe, tapos dun sa Mercedes. Dalawang beses nakasama ako sa kanila, sabi ni Kalinga Prab, magsama daw ako noon time na yon. Noon kasi, ano,
ano po kasi mga kalinga pa nung mga time pa kasi na yon, anak ko ng nasa ano tawag dito nung time po kasi na yun mga kalinga pa, kaya hindi din po ako na nakapokus sa channel ko, hindi ko din naasikaso kasi ano po na nabisi din po ako sa family ko kasi simula year 20 po mga kalingap after ng pandemic ay ano po na nag-asawa na din po ako, tapos ano nagkaroon ng pamilya, tapos ano naging ano hindi ko po nasikaso yung channel ko kasi yung asawa ko nag-aaral, ako naiwan sa bahay, tapos marami pong mga ginagawa, hindi po ako makaalis basta-basta, hindi ako makasama kapag may ano pag may lakad, gusto ko sanang sumama kaso hindi ko po magawa. And kasi wala kaming ano, ibang ano kasama sa bahay, kami lang. So madaling salita, mas inuna mo yung family mo. Oo, inuna ko po yung family ko. Paano yung... Tapos yung sa radio, part-time, ano lang naman ako doon, part-time, may oras lang naman, isang oras yata. Isang oras lang po sa isang, ano, yung program. Depende sa program po kasi. Ako. Ngayon, di ba, mas iniiwan ka, ikaw ang naiiwan sa bahay nyo, ng asawa mo. Mm-hmm. Sabi mo, kayo lang na sa bahay. Paano yung kabuhayan nyo? Di ba nag-aaral yung asawa mo at ikaw naman nasa bahay? Paano yung nagiging kabuhayan nyo? Noong mga time po na yun, nang sa bahay lang ako nag-aasikaso sa... Paano yung kabuhayan nyo? Ano po kasi, nang ano, kung ano lang, sideline ko sa ano, as kasi nasa radio din ako noong time na yun, ang ginagawa kong sideline doon, mga nagpapagawa sa akin ng mga voiceover, mga commercial, yan sa radio, yung mga ibang mga sideline sa radio, tapos yung mga ano maraming thank you din sa mga ano mga kaibigan ko, mga nakakilala sa akin sa ano YouTube, sa Facebook, yung mga nagpapagawa sa akin dati ng mga ano soundtrack ganyan. Kahit nasa bahay lang ako, nagagawa ko yun ng mga time na yon, kaya malaking bagay din sa akin. And syempre si ano Kuya Val, hindi din tayo pinabayaan yan kahit na hindi tayo naging active sa ano na, hindi na ako nakakasama sa kanya simula after ng pandemic. Kasi kung noon po mga kalingap, nakikita nila nung nasa radio pa ako, and active ako kay Kuya Bal, lagi na ano, sa technical, and laging minsan na-experience ko na din yung sumama sa kanila sa ano, nung nagbumotor pa siya. Saya kasi ano, pag dahil ngayon nakakasama na ako sa inyo minsan sa mga lakad nyo, at sa K-Boys and Mission, yan tayo yung ano, inuutusan ni Kalinga Prab kasama yung ibang mga kasamahan sa K-Boys, kaya minsan napapanood nyo kami sa K-Boys and Mission. At syempre ngayon medyo natututukan ko din yung ano ko, yung bagong channel ko na sinisimulan ngayon. Maraming salamat sa mga ano, sa mga sumusuporta at ano ng mga nakaka-appreciate pa rin sa mga ginagawa natin, sa mga idea na mga ano na-upload sa YouTube kahit ano po. Maraming salamat sa mga nakaka-appreciate, and especially kay Kalinga Prab, maraming salamat sa binigyan niya tayo ulit ng anong opportunity maging part ng ano dito sa K-Boys yan, and sa ano sa Team Kalingap yan, na-experience ko yung mga ginagawa nila yan, kahit na wala pang kita noon si Kuya Bal sa YouTube, nararamdaman ko yung kanyang ano, yung pagtulong niya. Minsan nga napapaisip ako bro na ano, alam ba, nung time na yun na nakaangkas ako sa motor niya, napapaisip ako bigla kung bakit niya nagagawa yung mga ganun bagay kahit wala man ibang mga ano nakasuporta pa. Doon ako na-touch din kay Kuya Bal, na inspired ako na ano na sa ginagawa niya. Kaya maraming bagay na ano pinagpapasalamat ko kay Kuya Bal, hindi ko na maisa-isa kasi dumating din sa point na ano yung time na walang-wala talaga ako. Alam na yung nagkaasawa ko, yung channel ko na sinisimulan, wala naman views yung kasimula, parang hindi ko maramdaman yung suporta ng mga ibang ano noon pang time na yon, pati family ko hindi ko maramdaman na nakasuporta sa akin, kaya nawalan din ako ng gana mag YouTube noon mga time na yon. Kaya yung YouTube ko ano na, hindi ko din na intindi na, at hindi na din ako nakakasama sa kanila yung mga time na yon. Pero ano, si Kuya Bal talaga, nung kahit na hindi ako nakikita sa YouTube, lagi lang ako nasa bahay pag may pinapagawa siya noon.
And yan, maraming ano, maraming marami akong pinagpapasalamat talaga na isa-isa pa. Baba Franz, napansin ko lang ah. Umiyak ka, lumuha ka. Mm. Bakit? Bakit ka lumuha? Dahil sa mga nangyari? Ano lang din, ng... emotional na, hindi may iwasan. Oo. Kasi ano, marami talaga. Pag nag-iisa ako, hindi ko maano yung mga ano ko, maraming... mga ano sa buhay, nangyari ano. Ay, minsan nawawalan ako ng pag-asa kung inaano ko. Lalo na sa pag ano, ngayon, yung pagiging DJ, inaano ko siya talaga ngayon. Sinantabi? Inaano ko siya, binitawan ko siya kasi tagal ko na nag-tsatsaga dyan. Kasi yun talaga yung passion ko kahit yung nasa college pa ako. Pero wala, parang wala nangyayari sa akin. Wala nangyayari sa ano ko, sa buhay ko. Kahit na to do effort ako, masaya ako kaso minsan hindi ko rin talaga maano eh kung ano yung ano, kaya ngayon ano ako, nag-try ulit ako sa ano, actually hindi man talaga ako sa ano dito eh, biglaan lang din itong pag ano ko sa YouTube, ang ano ko lang talaga yung pag nag ano ako nung mga time nitong nakalipas, mga nakalipas lang na buwan, ano nang sabi ko kay ano, nag-message ako kay Kalinga Prab, sabi ko, bro, baka meron ka bang ano dyan, bakante na ano, pwedeng pasukan. Sabi ko, kasi sabi ko, alis na ako sa ano, radio. Bibitawan ko na yun kasi gusto kong ano, maibigay sa family ko yung ano. Kasi ayoko din kasi mag ano eh, magpunta sa ibang malayong lugar. Kahit dito, nagtatsaga ako dito sa malapit. Kaya, yun, nag-message ako kay Kalinga Prab. Sabi ko sa kanya kung ano, kung may bakante siya, sabi niya, gusto ano, gusto ang kailangan niya daw editor. Yun, yung sa second channel. Kaya sabi ko, sige, ano, ano kaya ko yan, ano baka kaya ko yan, sabi ko. Kasi marunong din naman ako sa mga pag-edit. Kaya yun, pinapunta niya ako dito. Tapos one time, sabi niya, sumama ka dito sa KBS Mission para makita mo yung ano, yung mangyayari, para alam mo na din yung i-edit mo. At simula din ang mga time na yun, pinapasama niya ako lagi sa ano, kay Boys on Mission. Kaya nakikita niyo dong ano, yung mga ibang episode sa ano, nakasama tayo. Tapos yung mga ibang video kasi noon, ako din nag-i-edit nung ano ngayon, mga ilang video na sa second channel. Tapos yun, sinasabay ko na din, dahil nasabi ko nandito na din ako, siguro try ko din ulit na ano ko ulit itong ano channel ko. Kaya maraming salamat kasi kahit paunti-unti ano, yung mga ano ngayon sumusuporta, ano tao dito na ano, bumabalik. Oh, tapos nakikilala pa rin nila ako, naaalala pa rin ako ng iba mga dati nang nanonood sa radyo. Oo. Yung nanonood sa radyo, tapos yung ngayon, yung mga bagong ano, maraming salamat dahil na-appreciate nila yung mga ano, mga ginagawa ko, mga song ganyan. Tapos yung mga simple upload, maraming salamat sa mga ano din, sa mga kasama din natin sa K-Bays na ano, sinusuporta din tayo, pinopromote sa ano, pag nagla-live sila. Yan. Maraming salamat talaga. Yun, Papa Franz, maraming salamat ah. Salamat sa pagpapaunlak mo at siguro ngayon yung mga viewers na hindi nakakalam sa buhay mo at mga nangyari sa iyo, ngayon malalaman at maintindihan nila. So, salamat bro sa pagpapaunlak mo ng interview natin ah. At for favor, lagi lang tayo magpipray ano. Yan, salamat at, din sa inyo, sa inyo lahat. Yun. Thank you, bro. Yan. Promote mo yung channel mo, bro. Yan. Sa mga hindi pa po na-subscribe sa ating channel, Papa Franz Vlog Official. Yan. Pa-support po mga Kalinga pa. Nasa ano na tayo ngayon, 15,000 subscribers. Yun. Maraming thank you po. Tuloy-tuloy mo lang, bro. Okay. Ayan ang pagbabago ng buhay mo. Lahat ng hirap at lahat ng pagsubok sa buhay mo, babalik yan. Tiyaga lang tayo. Diba? Tulad nga ako, diba? Nung nakita mo ako sa Lighthouse, napakalit ng channel ko, di ba? At thanks God dahil narating ko rin yung ganito. At papasalamat ako sa lahat ng viewers, lahat ng sumuporta. Siyempre kay Kuya Val, kay Ate Ednat, kay Kalinga Rob. Salamat, bro. Maraming salamat. Palagi, bro. Thank you.